Ng Panginoon, that greater is Jesus who is in us than Satan who is in this world. Amen? Amen. So, tayo po'y manalangin ang banal na makapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Kami po, Panginoon, ay dumudulog sa iyong harapan that we know that you are in control of everything. At ikaw po, Panginoon, ang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat at wala ng iba. Kaya lahat ng mga demonyong espiritu, ang sabi mo, Panginoon, sila ay kaya namin palayasin sa iyong pangalan. Kaya sa oras na ito, aming pinalalayas lahat ang mga demonyong espiritu sa lugar na ito at hindi namin hinakayaan na ikaw ay manggulo sa lugar na ito. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we command all the evil spirit to get out of this place. In the name of Jesus, and I plead the blood of Jesus to cover us all. We honor you and we bless your name today, O God. In Jesus' name. Hallelujah. Yes, Jesus. Okay. Prayer warrior, please intercede, no? While I'm preaching. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay napakahalaga. Dahil marami pong Kristiyano, no? Lagi na lang lingon ng lingon sa mga nakaraan. At hindi lang lumilingon, binabalikan pa ang dating buhay. So, ang 2013 po ay alis na. So, lahat po ng ating masamang ugali, lahat po ng ating bisyo, lahat po ng ating kasalanan ay isama nyo na sa 2013. Amen? At tayo po ay mag-focus ngayon sa bagong taon na ating haharapin na binigay ng Panginoon upang tayo po ay pagpalain niya. Ang sabi po rito sa Genesis 17, 18, Genesis 18, 1 and 2. No? Bago ko po ibigay ang pamagat ngayong araw na ito, baka kayo matawa. Genesis 18, 1 and 2. Tama. 17, 1 and 2. Ang sabi rito, nang siyang naputsyam ng taon na si Abram, makikita niyo ang pangalan niya, Abram, hindi pa po Abraham, dahil hindi pa nakikipagtipan ang Diyos sa kanya, nagpakita sa kanya si Yahweh. Wow! So, nagpakita ang Diyos kay Abram. At sinabi, ano ang sabi ng Diyos? Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ito po ay salita ng Diyos kay Abraham, na lahat din ng ina po ni Abraham, ito rin po ang sinasabi niya sa atin. Tayo po yung mga ina po ni Abraham dahil nakipag-isa po tayo kay Kristo. So kung gusto mong matulad kay Abraham na nagpapakita sa iyo ang Diyos, ito po ang kanyang utos. Sumunod ka sa akin, sabi ng Panginoon. At ang sabi, hindi pa ako tapos, pakilabalik. Sumunod ka sa akin at ingatan daw natin. So, sino mag-iingat? Tayo po. Ingatan daw natin ang ating mga sarili na walang dungis habang tayo daw ay buhay. Amen? At tayo po ay mapapanuto. So, tayo po ang gagawa na huwag lagyan ng dungis ang ating buhay. Kung inaangkin mo, ikaw ay apo ni Abraham. So, ang ating pong mensahe sa umagang ito, look up. Look up. Paro naman kayo mag-look up. Look up. And don't look back. Ang sabi nito, remember Lot's wife. Alalahanin daw natin ang asawa ni Lot. Bakit? Ano ba ang meron sa asawa ni Lot? Na? So, wag mo tayong lingon ng lingon, balik ng balik sa nakaraan, dating bisyo, kung ikaw ay sugarol, wag mo nang balikan ang dating buhay na yan. Kung ikaw ay nagdodroga, wag mo nang balikan yan. Ang sabi, don't look back, but look up. Amen? Focus our eyes on things above, not on things on earth. Kasi lahat po ng bagay dito sa sanlibutan ay mawawala. Pero yung pong bagay na nasa langit, mga bagay na makalangit, ito po yung mananatili. Ito po yung pangwalang hanggan. Amen. Praise the Lord. So Lucas 17, 1 and 4. Sanhi po ng pagkakasala. So sabi rito, ang pamagat po ng chapter na ito ay sanhi ng pagkakasala. Huwag daw po tayong maging sanhi ng pagkakasala.
Tayong mga Kristiyano po ang kinakausap dito. Amen. Amen. Kayo po ba'y Kristiyano? So huwag kang katitisuran ng iba. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Lucas 17:1-4, siguradong darating daw ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit kakilakilabot daw ang sasapitin ng mga taong panggagalingan yon. Mabuti pa raw sa kanya, ang alin? Ang bitinan daw na sa kanyang leeg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala sa ng sino man sa mga maliliit na ito. Sino yung maliliit? Ito po yung mga bago pa lang na nga nananalig kay Kristo. Alam niyo po ba, di ba, nung last Sunday that we are a walking Bible? Yun po yung ating topic. So tayo po yung binabasa nila. Na yung iba ayaw ma-born again. Ayaw mag-born again. Bakit? Nagiging sanhi ka ng pagkakasala ng iba. Kailangan tayo po ay maging mabuting halimbawa. Hindi yung iba, bakit nagbago ka? Ano ka na ba ngayon? I am a born again Christian. Hindi yung, yoko mag-born again. Tingnan mo nga buhay niya, nag-born again lang, nasira na buhay. Nag-born again lang, tingnan mo. No? So napipintasan po ang Kristiyano, ang Panginoong Espiritu, o ikaw ay magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. So ito po ay warning. Ang sabi, Biblia mismo nagsasabi, buti pa raw sa iyo ang bitinan ng bato sa leeg at itapong ka sa dagat kaysa makahawa ka pa sa marami. Kaysa yung iba ay matisod dahil sa iyo. Hello? So, sino rito ang gustong bitinan ng bato sa leeg at itapon daw sa gitna ng dagat? No? Huwag daw tayo maging sanhi ng ating mga kapatiran, lalo na yung mga bago-bago pa lang, yung ang mga kapitbahay nating hindi Kristiyano, no? Ayaw nilang mag-born again dahil sa mga pinagagawa mo. Sa mga bunganga mo, no? Sa mga bisyo mo, kala ko ba born again na yan? Bakit hindi pa nagbabago? Ba't wala akong makitang pagbabago? Hindi ba yung pag nakita ka, gusto ko rin maging Christian? Kasi kilala ko yung taong yan eh. Ang sama niyan eh. Pero ngayon nagbago. Gusto ko yung Diyos niya. Talagang totoong makapangyarihan. Amen. Praise the Lord, no? Verse 3. Kaya't mag-ingat daw tayo sa pagkilos, sa pananalita, sa lahat ng ating ginagawa. Kung magkasala daw sa iyo, ang kapatid mo, ang sabi, rebuke mo siya. Pagsabihan mo. So nakalagay sa Bible, pagsabihan ng mga pasaway. Huwag masyadong magmamalaki yung mga pinagsasabihan. Huwag kayong magsasalita na anong pakailam mo. Ang sabi ng Biblia, pagsabihan mo. Lalo na mga bata, makinig pag pinagsasabihan. Ang sabi, kaya't mag-ingat daw tayo kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo siya, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Hanggang ilan kaya? Verse 4. Kung pitong ulit siyang magkasala sa'yo sa maghapon, hello, pitong ulit din siyang lumapit sa'yo at sabihin, nagsisisi ako, kailangang patawarin mo siya. Pakikalbit mo yung katabi, magpatawad ka na. Na? Nakapito na ba maghapon ang mga nangaasar sa inyo? O dalawa pa lang? Ang nakayan ay naka-anim o nakapito pa, ang sabi, patawarin mo pa rin. So wala tayong pupuntahan. Kasi tayo mga tao, ako pag nagbilang hanggang tatlo lang. Pagdating ng tatlo, tatamaan ka sa akin. No? Pero ang sabi ng Panginoon, kahit daw pitong beses niyang magkasala sa'yo, humingi ng tawad sa'yo, sa maghapon, papatawarin daw natin. Amen! Eh sa atin, isang beses lang sinimangutan, hindi lang nakamayan, nagtampo na. No? So, ngayon pong papasok na 2014, lahat po ng mga taong din natin mapatawad, kinaiinisan, ako nga po may binati eh, no? Inang lakas ng conviction sa akin ng Banal na Espiritu. Yung baby Aguilar, no? Napakalaki ng ano to sa akin, ng babaeng ito. Pero ang lakas ng conviction sa akin na batiin ko,
At siya po'y binati ko. Sabi ko sa kanya, "Ate baby, tingin sa akin ganun. Pati na tayo ah." Hindi ko pa po nagagawa itong mensahe to, pero sumusunod po ako sa conviction ng banal na espiritu. At maganda ang aming samahan, ano? Kung siya na lang ay may dala, di siya na lang. Pero ako ayoko may dala. Amen? Mabigat po pag may dala araw-araw. So kailangan patawarin mo ang iyong kapatid, ang iyong asawa. Hey, mga may asawa. Asawa mo na, hindi mo pa mapatawad. So kailangan patawarin natin. 7 beses ka na bang inaasar? Ang sabi, pag nagsisiyan na nag-sorry, hindi yung, hindi ko pa kaya magpatawad. Naku, nagkakasala ka pa, kapatid. Ang sabi ng Panginoon, magpatawad ka. Amen! Pakikalbit nga yung naka-orange. Magpatawad ka, no? Praise the Lord! Dahil alam niyo po ba, ang diwa ng Pasko, dumating po ang Panginoong Hesukristo at siya po ay iniregalo sa atin ng Diyos sa ating mga tao sa mundo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. At sino ka naman pinatawad ang hindi magpatawad? Amen? Wala kang di katiting na dahilan para hindi magpatawad dahil lahat tayo ay pinatawad lamang ng Diyos. Praise the Lord! So Jesus came to earth for the forgiveness of sins. Si Jesucristo po ba'y nasa inyo ng mga puso? Amen. So kung si Kristo ay nagpatawad, ba't hindi ka nagpapatawad? Totoo bang si Kristo'y nasa puso mo? Si Kristo pinatawad ang lahat ng taong nakatira sa mundo. Ang problema lang ng maraming tao, hindi nila alam na pinatawad na sila. Ang gagawin na lang nila, sabi ng 1 John 1:9, ipahayag mo lang na nagkasala ka. At ang sabi ng Diyos, patatawarin kita at lilinisin pa kita sa lahat ng iyong mga karumihan. Ano lang kailangan natin? Ipahayag lang. Lord, I'm sorry. No? Magpatawad po tayo. Marcos 9:47-48. Tayo po ay maging mabuting halimbawa. Pakikalbit yung katabi mo. Be a good influence. Sabihin mo nga, maging mabuting halimbawa ka. No? Hindi yung sasabihin mo, ang tatay mo, lasenggo. Sasabihin mo rin, paglaki ko, lasenggo rin ako. No? Huwag yun ang gagayain mo. Maging mabuti kang halimbawa. No? Isa yun sa mabuting na mabuti para bitinan ka ng bato sa leeg at itapon ka sa gitna ng dagat para hindi ka na makahawa pa ng mga lasing-lasing na yan. Amen? 47-48. Ang sabi rito, at kung isang mata mo daw ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo daw ito. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na iisa ang mata kaysa may dalawang mata ka na itatapong ka naman sa impyerno. Ibig mong sabihin, may mata pa rin ako pagpunta ng impyerno? Yes. Kasi, ang sabi po ng 1 Corinthians 15:45 that we have 2 kinds of body, the physical body and the spiritual body. At ang tunay na body mo ay yung spiritual body, not this physical. This is just a temporal body. Amen? So, dapat hindi natin sinusunod ang ating temporal body. Verse 48. Ang sabi rito, pinakita po kung ano ang impyerno, kung gusto mong pumunta ron, eto ang makikita mo. Ang sabi, doon daw sa impyerno, hindi namamatay ang mga uod at ang apoy. Kaya wag po kayong magdududa. Totoo bang may impyerno? Magpakamatay ka ngayon, makikita mo, totoo. Dahil pupunta ka doon. No? Kitang-kita mo, may uod doon na di namamatay at ang apoy doon ay hindi rin mamamatay. Kung pansinin niyo ang mga uod, lalo na yung mga puti, napapansin ko, ang dali nilang lumabas, ang dali din nilang mamatay. Pero yung uod daw sa hindi namamatay. At ikaw din, dahil tayo po inilikha ng Diyos, tayo sa kanyang wangis, because God is a spirit and we are also a spirit, kaya hindi tayo namamatay. Ang mamamatay lang po sa atin ay katawan. Kaya ito'y tumatanda, ito'y nagkakasakit, at ito'y namamatay. Pero po ang ating espiritu at kaluluwa, na siya mong dapat na laging nino-nurture, lagi mo yung pinifeed, lagi mo yung binubusog,
At laging nagsisimba ay yung pong iyong kaluluwa at espiritu ang napakalaga dahil kitang-kita po natin na ang tao kapag namatay, ang katawan pumupunta sa lupa, pero yung kaluluwa nasaan? Yung espiritu nasaan? Pag wala sa iyo si Kristo, nandyan ka, makikita mo yung uod na di namamatay na yan at apoy na di namamatay. Gusto niyo ba ron? Gisingin mo yung katabi mo, baka magising doon sa impyerno. Marcos 9:49. Bagong taon na, no? Dapat lagi tayong gising. Marcos 9:49. Alam niyo po, nakalagay dito sa 9:49, na sabi rito, sapagkat ang bawat isa. So, hindi, kita niyo, bawat isa. Bata, matanda, may ngipin o wala. Kalbo, may buhok. Ang sabi, bawat isa ay dadalisayin sa apoy. Tayo pong mga Kristiyano, ang pagdalisay sa atin ay sa pamamagitan ng pagsubok. Kaya ang sabi, pag may pagsubok ka, magalak ka. Yung pong ating pagsubok dito, meron po yung hangganan. Pag, yung pong mga pagsubok, yung po yung pagdalisay sa ating mga ugali. Na? Tinitingnan po yung laman ng puso mo kapag ikaw ay nasa pagsubok. Tinitingnan ba ng Diyos kung ikaw ba ay wala ng pamasahe, ikaw ba hindi nagagawa ng paraan? Kung wala na bang paraffol, ikaw ba hindi nasisimba? Diba? Kitang-kita ng Diyos ang ating puso. Lahat po ng hindi dumadalisay sa apoy ng pagsubok ang mga Kristiyano, sa apoy ng impyerno, sigurado, dadalisayin ka doon. Kaya ang sabi, bawat isa, lahat tayo ay dadalisayin sa apoy. Saang apoy ang gusto mo? Apoy ng pagsubok o apoy ng impyerno? So yung pagsubok dito, sabi ng Panginoon, magalak lang kayo pag nasa pagsubok kayo. Bakit? Kasi ang Diyos, kahit ka may pagsubok, Diyos pa rin kaya siya. Kasama mo pa rin kaya siya. Hindi siya nang, hindi siya nagpapabaya. Amen? So magalak ka lang. Alam niyo po ba tayo mga Kristiyano ay napakapalad? Dahil kahit tayo may pagsubok, napakasarap ng ating katuwang sa pagsubok ay isang Diyos na makapangyarihan. Praise the Lord! Eh, hindi ka dapat malungkot. At yung unbelievers, yung hindi naniniwala kay Kristo, kawawa. Kasi isa lang sila, mag-isa lang sila na isosolve ang kanilang problema. Pero tayo po, ang sabi, the Lord Jesus Christ called Emmanuel. Emmanuel means God with us. God in us. Ang Diyos ay kasama natin. So bakit yung matatakot sa pagsubok? Praise God. No? Marcos 9:50. Ang sabi rito, taglayin daw natin ang katangian ng asin. Ang asin po, ito ay nagpe-preserve ng ulam na malapit ng mabulok. Ang asin, di ba? Ito rin yung nagano doon sa ice cream. So, ito po yung nagpe-preserve. At ito po yung dapat na nangyayari sa bawat Kristiyano. Hindi ka dapat katitisuran. Hindi ka dapat maging sanhi ng kasalanan. Ang sabi, ikaw at ako ay asin ng sanlibutan. Meaning, we must preserve life. Do not destroy lives. Because of your mouth. Because of your eyes, because of your hands, and because of your feet. Hindi ka daw dapat tayo maging sanhi. Ano man pati ng katawan natin, kuwag. Ibig sabihin, kung ang kamay mo ang nagiging dahilan ng mga bisyo mo, wala kang ginawa, kundi no? Anong tawag doon? Madyong ka ng madyong, no? Hindi mo mapigil ang kamay mo, sabi putulin mo. Ang pagputol po rito, hindi ka kukuha ng kutsilyo at putulin mo. Hindi, umalis ka, tumalikot ka dyan. Amen? Dahil mabuti pa raw na maputol ang isang kamay mo, na mapunta ka sa langit kesa dalawang kamay mo, may kalyo na sa kasasalat ng wambol. No? Pupunta ka naman ng impyerno. So, hindi po dapat. Ang sabi ng Marcos 9:50, mabuti daw ang asin. Ngunit kung ang asin daw ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Ang sabi ng Panginoon, maging kagaya daw tayo ng asin. At mamuhay daw tayong mapayapa sa isa't isa. Na ibig sabihin, kung ang isang asin ay kailangan sa isang napakaraming
kaserola na tubig na para sa sinigang, pag yan po'y walang asin, kahit yan po'y walang lasa. No? So, kailangan ng mga Kristiyano may lasa. No? Kailangan, kaya nga sa gantong karami, kita nyo, isa lang ako nangangaral. Sa isang barangay, dapat konti lang Kristiyano, dapat yun dapat inuimpluensyahan mo. Yun po ang asin. At ang sabi, tayo ang asin ng sanlibutan. Iimpluensyahan natin sila sa mabuti. Ipakikilala natin si Kristo sa pamamagitan ng ating mabubuting halimbawa. Amen? Kailangan makita po si Kristo sa atin. Hindi demonyo ang makita sa iyo. Tapos sasabihin mo, ikaw ay Kristiyano. Parang dragon ang bibig mo. Lumalabas yung apoy. Sa pagmumura. Tapos sasabihin mo, Kristiyano ka. Ang sabi ng Biblia, mabuti pa sa iyo, bitinang ka ng bato sa leeg. Kitapong ka sa dagat. Marami ang natitiso dahil sa iyong bibig. So, kailangan po natin maging maingat po tayo sa ating pagiging buhay Kristiyano. So, kailangan sa atin, ibig sabihin, maging katulad ka ng asin, ibig sabihin, gumawa ka ng mabuti, maging mabuti kang halimbawa. Hindi yung ikaw pa yung pasaway. No? Sa pandaraya. Wala naman nakatingin eh. No? Alalahanin po ninyo, kasama natin ang Diyos. Alam po lahat ng Diyos. So, wala po tayo may tatago sa Diyos. Amen? Lucas 17:32. Ito na po yung look up, don't look back, remember Lot's wife. Bakit kailangan, bakit sa atin ng Diyos na alalahanin mo ang asawa ni Lot? Bakit? Ano ba nangyari sa asawa ni Lot? No? Genesis 19, verse 17. Ito po yung instruction nung susunugin na po ang Sodoma. Meron pong one instruction para dito sa pamilya ni Lot. Dahil sila lang po yung gustong iligtas ng Diyos doon sa Sodoma. Pero nag-refuse itong si Lot. No? Very simple instruction, hindi niya pa nakuha. Kaya ngayon, tayo mga Kristiyano, ito po yung instruction ng Diyos sa atin. At anong instruction? Believe Jesus Christ, the only Savior. Jesus Christ, the way, the truth, and the life. No? Yung po yung instruction ng Diyos, gusto mong pumunta ang langit, accept Jesus Christ as Lord and Savior. Just like, dito kay, doon sa pamilya ni Lot, anong instruction? Then one of the angels said, run for your lives. Don't look back. Don't stop in the valley. Run to the hills so that you won't be killed. So, ano lang ang instruction? Isa lang. No? Don't look back. Pero maraming Kristiyano, bago na, born again na, inalis na yung dating buhay, pero nagsawa sa pagiging born again, bumabalik sa dating buhay. Ito po yung look back. Namimiss ko na yung bar. Namimiss ko na itong gin. Dati kong bus. Namimiss ko na ito eh. You look back. Hello! Positive? So sa lahat ng gusto na bumalik sa dating gawe, dating buhay, ang sabi rito ng Panginoon sa iyo, alalahanin mo nangyari sa asawa ni Lot. Pansinin niyo, ni pangalan ng asawa ni Lot, hindi na palagay sa Bible. Bakit? Alam niyo ba na ang asawa ni Lot ay mas kilala sa haliging asin? Sa pagiging asawa, pagiging ina, pagiging anak ng nanay niya, hindi siya nakilalang ganon. Saan nakilalang asawa ni Lot? Sa pagiging haliging asin. At ang sabi ng Diyos, tayo po ay mga asin ng sanlibutan, na kung hindi man tayo maging haliging asin, eh asin ka naman na naka-stuck sa isang tabi. May pinag-iba ka ba sa haliging asin na si Lot? O ikaw ay Kristiyano na walang naiimpluensyahan, walang nadadalang kaluluwa sa Panginoon, walang makitang maganda sa iyo, kaya hindi ka makahila ng tao para ipakilala si Jesus, na sila man lang ay mamangha sa iyo na, alam mo, dating hindi ganyan yan, pero yan nagbago. Kaya ang sabi, kapag tayo daw mga asin ay tumabang, wala kang kwenta, itatapon ka at tatapak-tapakan lang ng mga tao.
Amen? Genesis 19:25, tingnan nyo kung ano nangyari dito sa simple instruction, don't look back. Ibig sabihin, huwag mo nang balikan ang dati mong buhay na kung ikaw ay nasenggo, huwag ka nang maging laging babad ng babad sa alak. Don't look back. Huwag kang maging katulad ng aso na isinuka na, kakainin pa ulit. Wala pong aso na papasok sa langit. Wala pong baboy na papasok sa langit. Wala rin kambing na papasok sa langit. Tayo po mga Kristiyano na tinatawag natin, tayo po ay mga tupa. Yan lang po yung papasok sa langit. Ang aso kasi yan yung pabalik-balik sa kasalanan, pabalik-balik dun sa dati niyang bisyo, dun sa old life niya, bago siya maging Kristiyano. Lasenggo na, hanggang ngayon lasenggo pa rin. Nung bago siya maging Kristiyano, nagsusugal na, hanggang ngayon, nagsusugal ka pa rin. Wala kang pinag-iba sa asawa ni Lot. Laging nag-look back. Kaya hanggang ngayon, stuck up ka. Hindi ka man naging haliging asin, pero ikaw ay asin pa rin, na walang kwenta, asin na matabang. Kaya tayo tinutuyan ng maraming tao, ayaw nilang mag-born again dahil sa maling halimbawa natin. Hello? Malungkot kayo? Dito na kayo lumungkot kaysa naman sa impyerno. Di ba? Genesis 19:25-26, tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na yon at buong libis, lahat ng mamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya ito'y naging isang haliging asin. Lumingon! Ano yung nilingon niya? Ang sabi ng mga anghel, huwag kayong nilingon, ha? Tutupukin namin ang Sodoma. So tumakbo lang kayo at walang nilingon. Pero yung asawa ni Lot, dahil ang kanyang puso ay divided, nasa Diyos at ang kalahati ay nasa sanlibutan. Kaya hindi niya maiwan. Sayang, susunugin lang. Kaya nung sumabo, nung nagpaputok, nung nagpaulan ng Diyos ng mga supre, ng apoy, lumingon siya. Naging curious siya. Very simple instruction. Huwag lilingon. At yung paglingon niya, yun ang napakalaking pagkakamali sa buhay niya. Kaya ang sabi, ang mensahe sa atin ng Diyos, alalahanin ang nangyari sa asawa ni Lot. Lumingon, binalikan ang dating buhay. Lahat tayo nagkakamali. Pero yung pagkakamali mo, huwag mo nang balikan. Yung dati mong buhay na ginagawa mong alam mo namang mali, huwag mo nang gawin ulit. Don't look back, but sabi mo nga sa katabi mo, look up. No? Look up. No? Hindi ako si Aiza, ha? Pero look up. Diba? Look unto God. Amen? Matthew 5:13. Ang sabi mismo ng Panginoong Jesus, tayo, kayo, ang asin ng sangkatauhan. Tayo, alam niyo ba, na kaya nga hindi pa nagpapaulan ng apoy ang Diyos, andito pa tayo? Amen? Napakabuti po ng Panginoon. Ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba na itong kabuluhan, kundi itapon at tapakan ng mga tao? Kaya si Lot, alam niyo po ba yung haliging asin, pillars of salt? Hanggang ngayon, nandun pa po yun, nakatayo. Walang kwenta. Hanggang ngayon po, nakatayo pa rin tong asin na ito. At siya po ay nakilalang haliging asin. Hindi siya nakilala na kung sino pa man. Kundi, siya po ay kilala sa pagiging haliging asin. Pahayag 22:15. Ito po ay paalala sa atin at ito na po, sinabi na po dito sa last book of the Bible and last chapter of the Bible, sinabi na ng Panginoon kung sino ang hindi papasok sa lungsod. Ano po yung lungsod? Langit. Sino raw ang hindi papasok? Ang sabi rito, subalit, maiiwanan daw sa labas ng lungsod ang mga
Lakasan nyo. Asal aso. Ibig sabihin, ito nga yung pabalik-balik. No? Tahol ng tahol, bunganga ng bunganga. Ang tupa po, alam nyo, kakatayo na, just like Jesus, na tinatawag na tupa ng Diyos. Pinapako na, hinahampas na, hindi nagsasalita. Hindi kaya naaray. Kaya kailangan tayo, wag po tayong mareklamo. Wag tayong parang kambing. Me, me. Lahat na lang, me, me. Puro makasarili, meron ng regalo. Ako pa, ako pa, ako pa. Kambing. Dapat maging giver tayo. Ano? Be a good example. Yung pong mabuting gawa, mabuting ugali, mabuting salita, pagharihin po natin sa ating mga buhay. At ang sabi, hindi lang daw asal aso ang hindi pwede sa langit. Sino pa? Ang mga mangkukulam. Ang mga nakikiapid. Ang mga mamamatay tao. Ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sa gawa ng kamay. At ang mga sinungaling. Sa salita at sa gawa. So, in-emphasize po yung salita at gawa. Ibig sabihin, kasama po sa sinungaling ang mga ipokrito at ipokrita. Amen? Tayo po ba'y natuto? Amen. Tayo po ba'y magiging asin na maalak? Amen? So tayo po ay tubayo? Naniniwala po ba kayong kilalang kilala tayo ng Diyos? Amen. So tayo po yung mawit sa Diyos ng buong puso? No?